Si Pygmalion at si Galatea. Isang magaling na iskultor ng Cyprus si Pygmalion. Labis na siyang namumuhi sa kababaihan at naniniwala siyang ang ugat ng kasalanan ay ang mga babae, kaya't isinumpa niya sa kanyang sariling hinding-hindi siya iibig at magpapakasal kanino man. Sapat na sa kanya ang kanyang sining. Magkagayon pa man, ang pinagbuhusan niya ng kanyang tanino ay ang babae. Hindi niya maitatawag ang kinamumuhian ng kanyang isip ng gayon kadali sa kanyang buhay. Ang inhubog niya ay isang perpektong babae upang ipakita sa ibang kalalakihan ang kakulangan ng kanilang kinahuhumalingan. Nagbuo siya ng panahon at kausayan sa paghubog ng estatwa hanggang sa makalikha siya ng hindi matatawarang obra. Napakaganda na ng kanyang gawa, ngunit hindi pa rin siya makontento. Masinsin niya itong pinakinis hanggang sa ito'y maging pulido at perpekto. Nang matapos, pinagmasdan niya ang napakagandang mukha nito. Walang babaeng maihahaling tulad o anumang likhang sining ang maihahambing dito. Nang wala nang maiayos sa perpektong estatwang ito, ay may kakaibang pangyayaring naganap na sadyang hindi maipaliwanag. Umibig ang manlilikha sa kanyang obra. Isang pag-ibig na matimyas. Labis niyang minahal ang kanyang nilikha. Malalim at masimbuyong pag-ibig. Kung mamasdan at susuriin, tila hindi mapapansin o mapagkakamalang yari sa kahoy o mamahaling hiyas, kundi sa isang tunay at mahimbing na natutulog na nilalang ang kanyang obra. Isang kamanghamanghang gawa ng mapinong binata. Ang tugatog ng tagumpay ay nasa kanyang sining. Magmula noon, ang isinumpang kasarian na nagpahirap sa kanyang kalooban. Walang hihigit sa kawalang pag-asa ng isang umiibig sa malumbay na si Pygmalion. Hinahagkan niya ang mapangakit na labi nito, ngunit walang katugon. Hinahaplos niya ang mga kamay at ang maamong mukha na wala rin namang katinag-tinag. Pinapangko niya sa kanyang bisig, ngunit nananatiling malamig at walang tugon ang kaulayaw. May panahong nagpanggap silang batang naglalaro. Sinubukan niyang bihisan ng iba't ibang magagandang roba at naiisip niyang nalulugod ang kapiling. Dinadalhan niya ng iba't ibang regalo katulad ng paghahandog ng isang nanunuyong binata sa dalaga. Mga ibon, iba't ibang bulaklak at nakikinikinita niya ang masayang mukhang tugon na may kalakip na pag-ibig. Inihihiga niya ito sa malambot na kama at kinukumutan upang hindi ginawin sa gabi, katulad ng ginagawa ng isang batang babae sa kanyang manika. Ngunit, hindi na siya bata. Hindi siya makakapagpanggap ng matagal. Sa uli, siya'y sumuko. Tunay na aba at kahabag-habag ang kanyang anyo. Iginupo ng isang pag-ibig sa isang walang buhay. Ang marugdob ng pag-ibig na ito ay hindi nalingid sa diyosa ng pag-ibig na si Venus. Nasaksihan niya ang kamanghamanghang pag-ibig na iyon ng natatanging mangibig at siya'y desididong tulungan ang binatang lipos ng pag-ibig. Ang pista ni Venus ay nagmula sa Cyprus kung saan siya kinikilalang diyosa. Ang mga handog na makinis at mapuputing sungay ng usa ay nasa kanyang altar. Ang usok ng insenso ay maaamoy mo sa saan mang dako. Sa karamihan ng mga naroon sa kanyang templo ay makikita si Pygmalion na nananalangin tulungan siya ng diyosa na makatagpo ng katulad ng kanyang obra. Ngunit, talos na ng diyosa ang nasa puso ng binata. Bilang tanda na dininig niya ang panalangin ni Pygmalion, tatlong ulit niyang pinaningas ang apoy sa altar na mabilis bumulusok sa hangin. Ang lahat ng ito'y nasaksihan ng binata.
Ang palatandang iyon ang nagsilbing alaala kay Pygmalion, kaya't nagmamadali siyang umuwi at hinanap ang nilikhang pinaghahandogan niya ng kanyang puso. Naroon sa kanyang pedestal ang nakamamanghang kagandahan. Hinaplos niya ito at ito'y tumugon. Natigilan si Pygmalion. Siya ba'y nililinlan ng kanyang damdamin o lubos ngang nararamdaman niya ang init ng kanyang haplos? Siniil niya ang labi ng kanyang obra ng buong pagsuyo at naramdaman niya ang mainit na pagtugon nito. Hinawakan niya ang kamay, mga braso at mga balikat nito. Ang katigasan nito'y nawala, katulad ng pagkalusaw ng kandila sa kainitan ng araw. Ginagap niya ang braso ng kanyang lilikha, ang pulso nito, at pumintig. Naisip niya kaagad si Venus. Ginawa lahat ito ng diyosa ng pag-ibig. Hindi kayang mamutawi sa kanyang mga labi ang labis na pasasalamat at kaligayahan. Niyapos niya ang minamahal. Makikita sa mga mata ni Pygmalion ang tugon, mabining ngiti at namumulang mukha. Pinarangalan ang kanilang pag-iibigan at maging ang diyosa ng pag-ibig ay dumalo upang masaksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Walang makapagsasabi kung ano ang nangyari pagkatapos, maliban sa pinangalan ng Galatea ni Pygmalion ang minamahal. Ang kanilang anak naman ay tinawag niyang Paphos, sunod sa pangalan ng lugar kung saan ipinanganak si Venus. Wakas. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag mong kalilimutang mag-like, comment, at subscribe sa ating YouTube channel. Pindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ating ilalabas. Paalam!